Sa ibang balita, upang labanan naman ang malnutrisyon sa bansa, hinikayat ang pamahalaan ng mga Pilipino na kumain ng masustansyang pagkain at palaging uminom ng tubig. Ang report mula kay Bianca Piedad. Itinaguyod ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology o FNRIDOST ang kampanya laban sa malnutrisyon. Hinihikayat ng FNRIDOST ang mga mag-aaral, mga magulang at ang lahat na kumain at uminom ng fortified food and drink upang tugunan ang kakulangan ng mga kabataan sa kinakailangang micronutrients upang manatiling malakas at malusog ang pangangatawan. Napag-alaman sa 2008 National Nutrition Survey ng FNRIDOST na milyon-milyong batang Pilipino ang maaring may micronutrient deficiency. Kami yung nag-aral para matingnan ang problema ng bansa kung ilan ang mga may deficiency like micronutrient deficiency, yung mga underweight. Base sa pag-aaral, 4 sa 5 estudyante ang nakakaranas ng kakulangan sa iron at zinc, habang 7 sa 10 naman ang may vitamin C deficiency sa kanilang daily diet. Kung mapapabayaan, posibleng mauwi ito sa anemia, stunted growth at paghina ng immune system. Ibig sabihin, madaling dadapuan ng sakit ang katawan. At para maiwasan ito, inirerekomenda ng mga doktor at spesyalista na pakainin ang mga bata ng mayaman sa iron, zinc at vitamin C. At painumin ng gatas na fortified o mayaman sa vitamins at minerals araw-araw. Some of the solutions that we are doing right now is the research on some product development. At isa nga dito yung fortification. So alam natin na yung ating micronutrient deficiency or tinatawag nating hidden hunger, nakatago yun, hindi nakikita. Napatunayang mabisa itong panlaban sa mga nabanggit na sakit. Dahil ayon sa mga doktor at spesyalista sa kalusugan, nagsisimula ang tamang nutrisyon at malusog na katawan sa tahanan. At kinakailangan ating bansa ang malakas na mamamayan upang itaguyod ang kaunlaran at kalusugang pangkalahatan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.